Ang dami mong matutunan sa videong ito. May 7 bagay akong sasabihin sa iyo ngayon dahil gusto kong i-apply mo ito sa iyong buhay. Panoorin mo ang videong ito. Dapat mamuhay ka ng maayos. Mamuhay ka ng maayos bago ka lilisan sa mundong ito. Huwag mong sayangin ang bawat segundo. May dahilan kung bakit nandito ka. Huwag kang huminto sa paghahanap ng kasagutan sa mga tanong mo. Ang tunay at pinakamagandang bagay sa mundo ay hindi mo makikita sa mundo o hindi mo mahahawakan. Mararamdaman mo ito sa puso mo. At may 7 bagay na gusto kong malaman mo ngayon. Number 1, huwag mong masyadong seryosohin ang buhay. Ito ang isa sa mga problema ng karamihan. Kahit maliit na bagay ay pinapalaki. Masyadong sineryoso. Kahit maliit na problema, pinapalaki. Hinayaan nila na mababalot sila ng kadiliman. Maglaan ka rin ng oras para magsaya. Para makapaglaro paminsan-minsan. Para maibsan ang bigat sa kalooban mo. Yan lang naman ang sekreto ng masayang buhay. Completely engaged with what you are doing in the here and now. At sa halip na tinawag mo yung trabaho, isipin mo na lang na yan ay laro lamang ng iyong buhay. Hayaan mo ang iba na sobrang seryoso na nila. Life is not meant to be serious. There's always time for fun, for joy, for laughter in every single day. Naaalala mo pa ba nung bata ka pa? Puro laro na lang nasa isip mo, di ba? Kasi ganito naman ang buhay. Kailangan nating enjoyin ang bawat araw. Ngayong adulto na tayo, dapat pa rin natin itong i-apply sa ating buhay. Hindi dapat na masyado tayong seryoso. Sa sobrang seryoso mo, hindi mo na namamalayan na ang daming oras na palang sinayang mo sa kakaisip sa mga walang kwentang bagay. Hanggang sa mawala ka na lang sa mundo, bitbit mo pa rin ang kaseryosohan mo. Isipin mo na lahat tayo ay mawawala rin. Kapag ipinapaalala natin sa ating sarili na mamamatay rin tayo, kapag ipinapaalala natin sa ating sarili na hindi natin alam kung kailan ang huling araw natin, pwedeng ngayon o bukas. Kung ipasok lang natin yan sa isipan natin, siguro maiisip rin natin na kailangan tayong magsaya. Take things lightly. Mabigat na nga ang buhay, dinagdagan mo pa. Ang dami ng taong nahihirapan. Nahihirapang maghanap ng trabaho. Nahihirapang kumita ng extra income. Nahihirapan dahil sa kaka-impress sa mga taong wala namang pakialam sa kanila. Wala namang paki ang tao sa naabot mo. Dahil wala ka rin namang paki sa naabot nila. We are doing the same thing. Don't try too hard to impress people. Sobrang abala ka na sa kakahabol ng pera. Sineryoso mo kasi akala mo ayun na ang solusyon. You think money will make everything better. But remember this, money doesn't make us feel worthy. Tayo lang ang makakapagparamdam nun sa ating sarili. Kahit gaano ka pa kayaman, kung hindi mo pinaramdam sa sarili mo ang tunay mong halaga, mananatili ka pa rin walang halaga sa mga mata mo. Kaya tama na ang ganitong mindset. Tama na sa kakapokus sa katabaan mo. Sobrang seryoso mo na sa kulay ng balat mo. Sineryoso mo masyado na wala kang sapat na pera. Sineryoso mo ang iniisip ng ibang tao sa'yo. Simula ngayon, tingnan mo ang buhay mo bilang isang paglalakbay. Huwag mo munang seryosohin ang kahirapan, ang kalungkutan, kasi parte na yan ng ating buhay. Alam na natin yan. Tingnan mo kung ilang kasiyahan ang mahahanap mo sa bawat araw kapag hindi ka na nag-iisip ng negatibo tungkol sa buhay mo. Kahit wala kang sasakyan, kahit maliit lang ang bahay mo, hindi naman yan makakaapekto sa pamumuhay mo. Kahit anong mangyari, may makukuha ka sa pag-focus ng positibo. Makukuha mo ang 3K na ito at hindi mo ito mabibili kahit saan. Ano ang 3K na ito? Kagalakan, kapayapaan, at pagkakontento. Sa oras na nababalot ka ng dilim, mag-focus ka sa paghanap ng liwanag. Create a life that feels good on the inside, not just one that looks good on the outside. Number 2, ang dami mong matutunan sa kabiguan. Failure doesn't define you unless you decide to let them. Gusto kong malaman mo ang katotohanan ng ito. Kung teenager ka pa lang, tapos may problema ka na, mas madadagdagan yan pagpasok mo ng adulto. May mga bagay na inaasahan mo na hindi matutupad. Paglalaruan ka ng buhay ng paulit-ulit. May gusto kang maranasan, pero hindi yun ibibigay ka agad ng buhay. Ganyan kalupit ang buhay. Pahihirapan ka pa ng maraming beses. Pinapahirapan ka man, pero hinuhulma ka naman. Sa bawat pagsubok na binangga mo, nahuhulma ang bago mong pagkatao. Ang daming aral na mapupulot mo, bibigyan tayo ng mga hamon. Binabangga natin para mabigyan ng kabuluhan ang buhay natin. Kasi kung walang pagsubok, kung walang mga hamon, wala rin kwenta ang buhay natin. Napaka-boring. Kaya't huwag kang matakot sa mga pagsubok na kinakaharap mo. If you change the way you look at things, the things you look at change. Kung tinitingnan mo lang mga hamon
bilang positibong kaganapan sa buhay mo. Hindi mo rin ito maiisip na problema o kasawian. Ito'y direksyon ng iyong buhay. Minsan may pagpapala na nakatago sa bawat pagsubok. Hindi mo man makukontrol ang bawat pangyayari, pero kaya mong sumulong at hindi magpatalo sa mga pangyayaring yan. Huwag kang sumuko kaagad sa laban ng buhay mo. Araw-araw ay may panibagong hamon at alam na alam ko rin na makakaya mo ang lahat ng ito. Umabot ka nga sa araw na ito eh. Ngayon ka pa ba susuko? Hindi mo man alam ang kahihinatnan sa mga nangyari sa'yo, pero magtiwala ka na makakaya mo to. Trust that it was for the best for you or for your family. Find meaning in any of the situation. Halos lahat nag-iisip kung paano baguhin ang mundo. Pero wala man lang nag-iisip kung paano baguhin ang kanilang sarili. Number 3, matuto kang kontrolin ang isipan mo. Napaka makapangyarihan ng ating isipan. Kung ano ang iniisip mo, magiging gayon ka. Totoo yan. Kung nag-iisip ka ng negatibo, negatibo din ang mararamdaman mo sa iyong katawan. Madidepress ka. Magkaka-anxiety ka. Alam mo ba na lahat ng tao ay may 60,000 na iniisip sa bawat araw? Ang dami nun, di ba? Pero hindi naman yan ang problema. Ang problema lang ay halos lahat ng pinag-iisip ng bawat isa ay negatibo. Yan ang pinakamalaking problema. Bakit negatibo na lang palagi ang iniisip natin? Dahil napoprogram tayo ng lipunan. Kung ano ang ating pinapanood sa TV, sa social media, yun din ang maiisip natin. Yun din ang magagawa natin. Yun din ang paniniwalaan natin. Maniniwalan tayo sa binabasa natin, sa pinapanood natin, kahit fake news naman. Ang dali nating mag-react. Pero kung may nangyari sa atin, wala na tayong reaksyong positibo. Kasi hindi natin alam kung paano hawakan ang problema. Marunong tayong mag-isip ng positibo para sa iba. Pero hindi natin magagawa sa ating sarili. Sa halip na kalmadong solusyonan ang problema upang maharap ng maayos, mas galit tayo sa ating sitwasyon. Galit tayo sa mga nangyari. Because of that negative reaction, we escalate the little problem into a monster problem. Learning to control your mind and control your emotions is key to living a life in control. Not in control of circumstances, but in control of how you feel about them, which is more important than being in control of circumstances because that is something you have no control over. Makukontrol mo lamang ang iyong isipan kung handa ka ng kontrolin ito. Mag-isip ka lang ng aliwalas na bagay. Ulitin mo lang hanggang sa kumalma ang iyong isipan at emosyon at mabibigyan ka nito ng positibong pakiramdam. Mag-meditate ka. Magpasalamat ka. Manalangin ka. Mag-ehersisyo ka. Linisin mo ang iyong isipan. Matatanggal ang mga dumi na nakadikit dyan sa utak mo. All these things are crucial to living a beautiful life. Every individual is responsible for how they feel. Kahit sa susunod na magagalit ka sa sitwasyon mo, alam mo na kaagad na ikaw ang may problema. Hindi ang problema ang problema mo. Kahit ano pa ang mangyayari sa paligid mo, basta mapayapa lang ang kaisipan mo, payapa din ang iyong buhay. Kung pilit mong kontrolin ang sitwasyon, ikaw ang matatalo. Ang iyong reaksyon mo lang ang kaya mong kontrolin. Number 4, magplano ka. Oo, magplano ka. At syempre, aksyonan mo rin. Kung wala kang plano sa buhay, wala ka rin mararating. Do you know the worst part? You will fall into someone else's plan. And guess what they have planned for you? Not much. Kung may pinaplano ka, hindi ibig sabihin na sa resulta ka na lang nakapokus. Mag-focus ka sa mga dapat mong gawin. Kung may plano mang hindi natupad, hayaan mo lang na ganun. Minsan ang buhay ay ganyan talaga. Learn to dance in the rain. What does that have to do with your life? Kadalasan sa buhay natin, ayaw nating mahirapan. Ayaw nating masaktan. Palagi tayong umiiwas sa mga negatibong sitwasyon. Ayaw nating magkasakit. Ayaw natin ng problema sa relasyon. Ayaw natin ng masasamang araw. Ayaw natin ng lahat ng yon. Kahit ayaw na ayaw mo man yan, mangyayari talaga yan sa buhay mo. Malalabanan mo lang yan kung may plano ka sa buhay. Not planning for circumstances to be perfect, but planning to do the work on you every single day. Magplano ka na mula ngayon. Mag-ehersisyo ka na para sa kagandahan ng pangangatawan mo. Magplano kang mag-meditate. Mag-journal. Manalangin araw-araw para sa ikagaan ng iyong pakiramdam. All of these things have a profound and compounding effect on your life. The people you attract, the relationships you attract, strengthen how you feel about yourself. Siyempre, sabi ko nga kanina, hindi lahat ng plano ay matutupad. May mga hamon talaga na sadyang malakas at mahirap labanan. Kung darating man yon, kailangan tanggap na natin yon. Alam na natin kung paano sumabay sa agos. At ang pinakamahalaga, alam natin kung paano bumalik sa tamang landas. Kung palagi ka nalang nakikinig sa negatibong opinion ng iba, para ka na ring bilanggo.
Sabi ni Benjamin Franklin, if you fail to plan, you are planning to fail. Number 5, hindi mo mabigyang lugod ang lahat. Stop pleasing people because you will never be able to please everyone. Kahit ano pa ang gawin mo, kahit nga pinamabait na tao, ay may maraming haters. Kahit gaano pa kalinis ang intensyon mo, may mga tao pa rin dudungisan ka. Wala ka nang magagawa dun kasi hindi mo sila makukontrol. The reality of human beings is that we are all so different. And because of those great differences, we are all vibrating on very different levels. May mga taong ayaw pa nilang magpakatino sa buhay. Ayaw nilang magpakabait. Ayaw nila ng kapayapaan. Ayaw nilang maawa at kaawaan. Kaya sila mabangis. Some people are not ready for anything positive. Huwag mong hayaan na pati ikaw ay nadamay sa ganyang estilo. It's nothing personal. It's just the very fact that everyone is so different. And from their difference in upbringing, circumstances, and environment, come differences of opinion and differences in reactions. Hindi dahil hindi sila sang-ayon sa'yo, kahit ayaw nila sa'yo o sa mga punto mo, ay hindi mo na sila tatartuhin ng maayos. Bigyan mo pa rin sila ng tamang pagtrato. Let them go their own way in peace. Huwag kang makipag-away sa mga taong ayaw sa'yo. Negatibo na nga sila, ipapatulan mo pa. Don't bring more negative energy to any situation. Let those who differ from you, differ from you. Be an example of someone who allows all others to have their opinion without being affected. Ikaw na lang ang mag-adjust sa sitwasyon na to. May sumaayon man sa'yo o wala, wala ka nang magagawa dun. Hayaan mo na lang sila na ganun ang kanilang reaksyon. Be so busy improving yourself that you don't even notice negativity coming your way. Mag-focus ka lang sa paggawa ng kabutihan sa buhay mo. Mag-focus ka lang sa mga taong sumusuporta sa'yo. Huwag mong baguhin ang sarili mo para lang sumang-ayon sila. Just be yourself. Marami nang nagtatago sa likod ng kanilang maskara. Huwag mo silang tularan. Number 6, magpakatotoo ka. Hindi ka magiging masaya kung pinipeke mo ang iyong sarili. Don't ever try to fit in with other people. Be yourself and do it with pride. Ang tunay na kaligayahan ay hindi mo mararamdaman kung binabago mo ang sarili mo para lang matanggap ka ng karamihan. Hindi ka tunay na sasaya kung hindi ka nagpapakatunay sa sarili mo. Dapat komportable ka sa sarili mong balat. Dapat komportable ka pa rin kahit anong opinion nila tungkol sa'yo. Lahat ng maling tao ay iiwan ka. At ayos lang yun. Kasi ang lahat ng tamang tao ay mananatili sa buhay mo. Ang tamang tao na tinutukoy ko ay yung mga taong nagmamahal sa'yo kahit sino ka man. Mahirap ka man o mayaman, pangit man o may itsura, mananatili pa rin sila sa buhay mo. Kung ano ang ginawa nila sa'yo, may karma yon. Pero kung nagre-react ka ng negatibo, ikaw ang magdurusa. Just be who you are and say what you feel. Because those who mind don't matter. And those who matter don't mind. Number 7, huwag kang magpapa-apekto sa kanila. Kung sino yung tumitira sa'yo, sila yung mga tao na nababalot ng kadiliman. Wala silang magawa kundi hilahin kanila sa kanilang level. Don't let anyone steal your joy. Sabi ni Wayne Dyer, loving people live in a loving world. Hostile people live in a hostile world. Same world. Natural na kasi sa mga taong negatibo na ayaw makakita na may mga taong masiyahin. May mga taong hihilahin ka pababa dahil ayaw nilang maging masaya ka dahil hindi pa nila yung nararanasan. Maiinggit sila sa naabot mo. Many people live in a hostile universe and perhaps unknowingly, perhaps unintentionally, will try and drag you into this hostile universe. So they are not alone in there. Ganyan sila kabrutal. Kaya't huwag mong baguhin ang pagkatao mo para lang masamahan mo sila sa mababang mundo nila. Kung mananatili ka lang na magpakatotoo sa sarili mo, kung committed ka lang na manatili sa positibong pamumuhay, kung committed ka lang sa mga plano mo, sa mapayapang buhay, sa buhay na puno ng kagalakan, yung mga taong hila ng hila sa'yo ay biglang magpapatulong sa'yo na iahon mo sila sa kalungkutan na dinanas nila. Kung hindi ka lang magpapa-apekto, mahahawaan mo sila ng pagkapositibo. That's the power of positivity. Be the light for others to find their way. Be the example that changes not only your life, but others through your own positive life experience. Walang makakapigil sa'yo sa pagiging positibo. Ikaw lang ang makakapigil sa sarili mo kung gugustuhin mo. Don't allow the bitterness of others inside your heart. They don't want to be there either. They need someone to show them the way. Ang dami ng taong nasaktan at itinatago na lang nila yon na may pait at sama ng loob. Kaya kahit saan ka man magpunta, palagi mong bigyan ng kaliwanagan ang ibang tao. Pagaanin mo ang kanilang buhay sa pamamagitan ng kabaitan mo kahit na wala silang maibalik sa'yo. Maging positibo kang halimbawa sa mundong puno ng negatibo.